Pinanatag ni Pangulong Rodrigo Duterte ang umano'y kinakabahang si Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay sa imbestigasyon ng International Criminal Court o ICC sa War on Drugs ng Duterte Administration. Sa kanyang talumpati sa joint meeting ng National Task Force Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict kahapon sa Lucena City, sinabi ng Pangulo na ninenerbiyos umano ang dating pinuno ng Philippine National Police na si Bato dahil Si Bato na nerbiyos kasi kasali siya doon sa tukhang niya. So, huwag kang mag-alala. If there is any person who is going to prison, it would be me. Ayon sa Pangulo, handa siyang akuin ang responsibilidad at makulong. But it should be a Filipino court manned by a Filipino judge and may prosecuted by a Filipino prosecutor. At magpakulong ako dito sa I assume full responsibility. Eh sabi ko kay Bato, huwag kang mag-ano, keep quiet there and just ako, turo mo ako. Pero giit ng Pangulo, tinitingnan lang ng human rights group na dumulog sa ICC ang mga nasawi sa war on drugs at hindi ang nasa 500 individual na nakukulong araw-araw dahil sa mga krimen na may kinalaman sa droga. Sinagot din ng Pangulo ang mga kritiko na nagsasabing tinatarget lang ng drug war ang mga maliliit at mahihirap na individual. Walang mayaman ngayon na Pilipino na sa droga. Kakapatay lang ng 4 na Chinese. Yun ang mga big fish dito. Batay sa latest na ulat ng gobyerno, mahigit sa 6,000 individual ang namatay sa anti-drug operations ng pamahalaan mula nang umupo ang Pangulo noong 2016 hanggang nitong Agosto. Pero sa 41 pahinang desisyon ng ICC upang imbestigahan ang drug war, tinatayang nasa 12,000 hanggang 30,000 ang mga nasawi mula 2016 hanggang Marso noong 2019. Lucille Uren, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalaghan.